guys! So finally, we arrive at Kyoto. Our hotel's name is Miyako City Hotel. It is just right in the Kyoto Station. So, ang funny fact lang, share ko lang sa inyo, kasi dalawa pala yung Miyako Hotel. I mean, Miyako yung name ng hotel. So, dalawa sila across sa Kyoto Station. And yung isa, which is yung hotel namin ngayon, is nasa Kyoto Station lang talaga siya. So, kanina, napunta kami dun sa kabilang Miyako Hotel, which is not the one. Okay? So, bumalik pa kami. Good thing, magkalapit lang naman. Halos tapatan lang sila. Pero, yun nga, sana nakasave kami ng walk. Kasi, sandito tayo sa hotel namin. I-room tour ko kayo para meron kang idea if ever na gusto nyong magstay sa Kyoto and naghahanap kayo ng hotel na pwede nyong magstayan. By the way, ang aming accommodation ay under or covered ng go-to campaign. So, yung from Shinkansen to hotel, covered siya ng go-to campaign. So, start na tayo ng room tour sa Miyako Hotel. So, guys, before we start the room tour, quick tip lang or quick review, because before ka naman makapasok sa room mo, you need to do first check-in. Okay, so upon check-in dito sa hotel, which is Miyako Hotel, Miyako City Hotel, kailangan mo ng reservation. So sasabihin mo lang yung name mo under kaninong name naka-reserve, and then sasabihin nila sa'yo, parang i-review ka nila, so kung ilang nights yung gusto mo, and then kung nakapagbayad ka na ba. And kami, since go-to campaign nga ito, so bayad na siya, later na lang yung reimbursement. Kasi siguro sa another video na lang itatakel ko yung go-to campaign para may idea kayo. For those of you na dito sa Japan nakatira, kasi ang go-to campaign is applicable lang po dito sa Japan. Okay? So, balik tayo sa check-in procedure. So, upon check-in, may pinag-fill up din kami ng form na nakalagay doon your name. Ilalagay mo yung name mo, contact number, and then address mo kung saan ka nakatira. And then, kung tourist ka, kailanganin yung passport number mo. And then, other information. So, make sure kahit na taga dito ka sa Japan nakatira, siguro better kung magdadala ka talaga ng passport mo, since yun ay considered as government ID, national ID na ino-honor ng karamihang bansa. So, make sure lang din na hindi expired. Okay? So, next. So, una nilang binibigay syempre is yung key card ng room. So, sa amin, since dalawa kaming adult, dalawa siya. Wait, isa. Ah! Yung isa, nandun na sa card holder kasi para kept lighted yung room. Pag tinanggal mo kasi yon at nandito ka sa room, kusang mamamatay yung ilaw. So, basta dalawa to, tig-isa kami ni Dada. And every time na mag-out kayo ng room, kung magagala kayo sa labas, you need to bring these cards kasi ang door, once nag-close, automatic lock. So, kung hindi mo nadala yung keycard with you, kung naiwan siya sa loob ng room and nalock siya, no way na makapasok ka unless tawagin mo na lang yung nasa front desk. Okay? So, para iwas hassle, always bring your keycard with you when you go out of the room. And then, meron, ito yung lalagyan ng card. And then, meron din silang pa-discount ticket or coupon sa mga restaurant na specified dito. And then, this one, dito sa mismong hotel gagamitin, para siyang free voucher for coffee, other refreshments, pero once lang siya magagamit. Kahit na gano'ng kapakatagal mag-i-stay, pero ito, good for the whole family na. So, pero once lang, no? Okay. So, dun lang din to sa may malapit sa reception area. So, it's up to you kung kailan mo gustong gamitin. Basta, one-time use lang siya. And then, other papers na binigay nila.
parcel ito, guide. So, brief guide lang to about room cleaning. So, yung room cleaning nila is between 10 a.m. to 3 p.m. So, meron nakalagay na mga magnetic cards sa door. It depends upon yun na lang kung anong service ang gusto nyo. So, later, papakita ko sa inyo sa room tour. And then, Wi-Fi, free Wi-Fi, kasama na dito. And then, may vending machine. Tapos, breakfast, upon reservation, upon booking. Kung gusto nyo mag-breakfast, may kasamang breakfast included. Okay. Pero, for us, hindi na kami nag-avail. Kasi marami naman pwedeng kainan sa baba. And one more thing about GoTo campaign, meron na kasi siyang kasamang vouchers na yen, pero hindi siya transferable to cash. So, pwede namin siya magamit instead na bumili kami sa labas ng cash talaga namin. So, yung voucher gagamitin. That's why hindi na kami nag-add ng breakfast kasi syempre, additional charge naman yun sa hotel. So, additional payment. And then, so, sabi dito, ang breakfast nila is nag-range sa 1,500. So, I guess that's per person. So, kung tatlo kami, 4-5 agad yun. So, kung sa labas kami, makakamura kami, busog ka naman. Okay? So, sa first floor lang din naman siya. So, hindi ko naman kayo dito discourage na hindi kayo mag-avail ng breakfast. Pero, it's up to you guys kung ano sa tingin yung mas okay at mas mag-work para sa inyo. And then, so, night lang. So, from 11:45 p.m., hindi ka na makakapasok sa main entrance nila. So, parang may other way, other gate, pero mas malayo para makapasok ka kung mga madaling araw ka nang makaka-uwi. So, between 11:45 p.m. to 5 a.m., sarado yung main door nila. So, make sure, siguro na lang, na makabalik ka sa room mo na before 11:45 p.m. And then, kung lalabas ka, after 5 p.m. pa. Kung gagamitin mo yung main door. Okay? And then, for the laundry service, so, since pag magta-travel, hindi ka naman ganun kadami magdadala ng damit, diba? Meron sila ditong laundry service, pero may charge, guys. Nouna, akala namin kasama na siya sa reservation fee, sa hotel fees, pero hindi pala. So, eto yung price list. Kasama naman siya dito sa room. Included naman sa room yung mga paperworks para may guide kayo. And then, kung sakaling marami pa kayo sanang tanong sa front desk, pwede mga tumawag or pwede rin yung naman basahin yung kanilang hotel guide na nandun sa loob ng table. So, para may idea lang kayo kung ano yung mga hotel nila. So, this is our hotel. Ayan. So, as you can see, ito yung mismong hotel namin. Ito yung may ganun-ganun. Sa ilalim, nandiyan yung Kyoto Station. So, ayan. And then, ayan. Miyako City Kintetsu Kyoto Station. Ayan. Kaya, Kyoto Station. Kasi nasa mismo Kyoto Station talaga kami. So, i-flash ko na lang din sa screen yung napuntahan namin isang klase pa ng Miyako, ang pangalan din, na hotel, para in case hindi kayo malito, guys, kasi dalawa pala talaga silang Miyako. Magkaiba lang talaga sila. Magkatapatan. Pero, ayun. So, error namin, pero sana maging, hindi nyo maging error. Ayan. So, ayan, pretty much everything naman nandito. Kaya, hindi ka na malilito. And, English translated na siya. So, ayun. Ay, meron din atang ibang translation. Ayan, may iba pang translation. So, ayun guys. So, that's it for the check-in procedure. And, wait, meron bang kalimutan? So, I think that's it. So, let's go na sa room tour. So, guys, dito ako sa hallway ng aming hotel. So, ang aming room number is
803. So it is just right after the elevator. So ito na yung ating car key. Let's go in. So as you walk in the room, so meron silang lalagyan ng card. And then una mo makikita ang pinaka hallway ng aming room. So our room, ang size niya ay twin room. And then hindi siya ganun kalaki. Pero okay na rin 'yon kasi tatlo lang naman kami. So when you enter the room, so ito muna yung door. So sa door, usually basic siya sa lahat ng hotels. Andyan yung sign kung ano yung gusto mong service lang na i-serve, na i-render nila sa'yo. So for towels only, then overall makeup, cleaning, and oh, akala ko may kumatok. So yung kanina sa labas na red, nakalagay doon no disturbing or do not disturb. So meron silang fire exit plan in case of emergency, so evacuation route. Okay, and then so sa right side ng door andyan yung bathroom. Okay, so later on na natin yan itahel. Sa left side is medyo maliit nga lang siyang hallway. So dyan namin i-store yung aming luggages, the two big luggages, and then the mirror, full length mirror. And then meron silang humidifier. And then meron silang mini ref, as in literal na mini ref. So ang laman, chinin, that's it. So, two milks for Aven, which is a must, a comfort food for Aven. Kaya, talagang nagbit-bit kami. Kasi medyo mahirap maghanap sa labas ng milk dahil una-una, hindi namin masyado pang maintindihan yung sulat. And then, hindi ko alam kung ano yung mahihiyang sa kanya. Although, hindi siya picky, pero at least, eto, sure na, subok na. Para hindi magka-problema, kasi wala kami sa sarili namin lugar. So, yun, iwas, emergency. So, juices and extra bottle nipples. So, that's it for the ref. And then, over here, yung tea cabinet. So, meron silang free tea. So, this one is roasted Japanese tea. And, nagawa na si Dada ng isa pang regular Japanese tea, which is a green tea. Tapos, may kasama na rin kettle. Pero, yung water sa sink galing, kasi malinis naman kasi yung water dito. So, kumbaga, pwede siyang inumin. And then, ice bucket in case na mag-inuman. Then, ayan yung TV. There's a mirror over there. Ito, complimentary to. Two mineral water. And then, tissue. So, this room is no smoking room. So, maraming outlet for charging station. Dalawa dito. Then, dalawa dito. And then, meron din overhead. And then, meron din sa kabila. Okay? So, ayan yung table. Working table, side table. And then, meron silang phone. Phone, lamp, and then yung window. So this is our view. So as you can see guys, hapon na kasi it's already almost 4:30 in the afternoon. So ayan. So 8th floor, ito na ata yung top floor nila. So wala nang mas tataas pa dito. So ayan. And then so ginawa na lang din naming storage area yung kailangan mo kasi maging functional pag kentong medyo maliit yung space at marami kang gamit. So, another window. By the way, yung window, pwede pa yung, meron pa silang additional blinds, pero tela siya. So, para mas darker. And then, this is the bed. Dalawang bed. Bed 1, and then bed 2. Ayan, sleeping si Aben. Napagod siya sa biyahe. And then, kasi maaga rin kaming nagising.
Although natulog siya sa biyahe, kaya lang putol-putol kasi nga mahirap naman talaga matulog sa biyahe. So tinuloy na lang niya dito. So dun sa headboard/closet. So headboard. So meron, kaya sabi ko meron pang additional outlet dito for charging, and then may lamp, and then may mga buttons dito na for ilaw. So this one is for bed. Yan. And the other one is foot. So foot para dito. There. Okay. So off muna natin. Okay. So for the closet, so same thing naman sa dalawang headboard and closet. So meron top shelf. And then second shelf for longer clothes, for jackets, may kasama ng hanger. And then meron pa ditong maliit na compartment kung gusto niyo pang maglagay ng something else. Pero this one, I think chair siya, foldable chair. Tapos may complimentary slippers and may spray. Okay? So same thing sa other side. Ayan. So nilagay na namin yung gamit namin or yung damit na gagamitin for later bago matulog, and then tomorrow morning. So meron digital clock. And like I said, another outlet and lamp, same thing. Ang difference lang ito, may additional na room. So, light yan sa buong room. Okay? Ayan. And then, entrance. So, leave na natin naka-on kasi paggabi na. So, ayan. Okay? Ayan. So, sa other complimentaries nila, may kasama na towels. This one, nightgown for both of us ni Dada. Tikisa kami. Si Aven, wala. So, ang paksaan niya, ang freebies niya, upon check-in, binigay na to. So, toothbrush and slippers. Meron na siya, meron naman siyang pantulog. May binahon kaming pantulog para sa kanya. Okay. So, that's it for this room, this area. Okay. So, another one pa pala. Thermoregulator, AC, and heater. So, ayan. And then, for the last part, yung ating bathroom. So, mukhang dat ilaw. So, pretty much okay naman yung bathroom. Actually, malaki-laki na nga siya eh. Okay. So, meron na toilet as usual, sink. And then, may complimentary towels. Ayan. So, hindi na talaga kami dala ng towels since makakagaan din naman kung hindi kami magdadala, and then meron din naman dito. So, why magdadala pa? Okay? So, other toiletries nakasama. Cotton buds, shower cup, comb, dalawa, and then body towel, shaver, toothbrush, dalawa, na may kasama ng toothpaste. So, okay. And then, blower, then glass, pang-gurgle, and then, by the way, this one is coaster, guys. And then, ito, kami na nagdala nito since walang deo, so sarili na lang dala, and spray, hair products, okay, and then, soap, more towels, this one, yung kanilang bathtub, ayan na yung palibreng, soap, shampoo, and conditioner. Okay, so yung kanila namang water, usually naman thermoregulated. I think basic din yan sa mga hotels. So, okay. So, that's the shower head. So, mataas-taas naman ang ceiling natin. And then, yung shower curtain. Okay. And then, fun fact lang din, kung siguro narinig yun na rin sa iba, astig din kasi yung toilet ng Japanese dahil nagwo-warm yung seat. And then yung bidet nila, press mo lang and adjustable yung water pressure, pati meron din kasamang deodorizer. As you can see, guys, nakalagay warm seat, nakailaw siya, so mainit na siya. Okay, ayan. Ayan. So yung flush ito, sa iba depress lang, pero ito, this type ng toilet ay so, okay lang naman yun. Ayan, so maraming tissue.
And that's it. Wait, meron ano ah, sanitary bag. Oh, yan, may pa-sanitary bag pa sila. Okay. So, that's it. So, medyo malaki-laki talaga ang kanyang bathroom. Ayan. So, sana nagkaroon kayo ng idea in case na pupunta kayo sa Miyako or sa Kyoto. At least, mayroon kayo idea kung ano yung pwede niyo expect kung mag-check-in kayo sa Miyako City Hotel. Again, Miyako City Hotel ay nasa mismong Kyoto Station. Hindi ka nalalabas ng Kyoto Station. Basta, walk ka lang sa first floor and then makikita mo na siya. No need to cross the street. Kagaya ng ginawa namin. Pero, since first-timer, expected naman na medyo maligo ka pa minsan-minsan. So, if you haven't watched my Shinkansen experience vlog, please do watch it kasi ang daming tips based on my personal experience na nangyari sa amin, sa akin. So, para maiwasan nyo guys in case na mag-travel kayo through Shinkansen. So, that's it for this room tour guys. Thank you for watching. Bye!